Huwag mahihiyang magtinda. Palamig pa more. Show may pa more, 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 more. Lagi mong tatandaan, huwag mahihiyang magtinda. Okay? Okay. Okay mga ka-super kaset, ka-negosyo ka madam, ayan na naman tayo, nandito na naman tayo sa Rose Jam Store at naka-duty tayo afternoon at na-ready na nga natin ang ating siomay palamig business. Yes, sana all no. So time check tayo ay 3 o'clock and 10 minutes na. Nag-start ako mag-prepare, 1 p.m. pa lang, tapos nag-2 p.m, may nagbilihan na kanina, yan ang sinasabi ko, no? Pag naka-ready na lahat ng mga gamit mo dito sa iyong palamig, sa siomay, hindi ka na maaligaga kasi naka-ready na. Pag may dumating, kanina 5 agad, o kung hindi ako naka-ready, hindi naaligaga na naman, walang kagamitan nandito. Kaya ang tips ko sa inyo lagi, no, i-ready nyo ng mas maaga para pagdating ng peak hours, naka-ready na yung inyong mga pambenta. At ikaw naka-relax ka na dito kasi na mayroon ka na dyan mga backup ice water. Mayroon na tayo dung backup ice water. Mga straw, nandito na. Nandyan na lahat ng mga utensils natin. Nandyan na. May backup tayo dito. Yung siomay ko pala ngayon ay chicken flavor. Ito ay color, iba color pag chicken, no? Parang color dilaw siya. Ano naman to? Food crafter ang tatak niya. So, titikman natin namin ito mamaya, no? Kung masarap. Siguro masarap din naman yan. Basta, syempre, may mga pampasarap tayo dyan. So, pangalawang araw na itong ating siomay business with palamig. Na kahapon na sold out nga. Nakita niyo yung aking actual bentahan. Talaga naman. Unang araw, sold out agad. Magandang sinyalis yan na. Talaga naman. Oo, talaga. Nakaka-energize talaga. Nakaka-motivate na nag-umpisa ka pa lang. Hindi pa nga alam ng iba pero na sold out. Kaya naman ngayon, kahit medyo paguda ang lola niyo, medyo masakit ang ulo kasi ganito ako pagparating na talaga yung kabuanan ko eh. Sumasakit yung ulo ko, sumasakit yung katawan ko. Parang feeling ko tired ako ganun. Pero patuloy pa rin tayo. Siyempre, pag nag-umpisa ka ng isang business, kailangan mo yung panindigan. Mm-mm. Kasi hindi man pwede naglagay ka dyan, siyempre nalaman na yan ng community mo, ng mga customer mo, kinabukasan, wala. Anyari, te. Diba, ano to? Pag okay sa alright, ganyan na, tapos pag tinamad, ganyan, wag ganun. Dapat pag once na nag
dagdag ka ng extra pagkakitaan dyan sa iyong tindahan mo, isituate mo na talagang magpapatuloy mo ito. Importante, talagang consistent yung ginagawa mo sa iyong tindahan. Kasi yan talaga yung... Ayun nga, dapat consistent tayo sa ating ginagawa. Hindi pwedeng ngayon, mayroon, bukas, wala, ganon. Pero naman, pag halimbawa ako naman, ngayon kasi... Dito lang sa bahay, nakapag-prepare ako na maaga. Pero pag galing naman ako sa grocery, gahol na talaga sa oras, hindi na talaga kakayanin. Para sa akin, hindi na ako sinasabihan ko na lang bukas naman kasi may dahilan naman. Pero kung nandito ka lang din naman sa bahay, tinamad ka lang, hindi ka na magtinda. So, dapat consistent hanggat mayroon tayong mga product sa ating rep na pwede nating itinda. So, pagpatuloy pa rin natin. Okay, so yun ang aking tips sa inyo mga ka-super kasi ang daming namomotivate, na-inspired kay Madam. Na si Madam, kahit malaki na daw yung tindahan, mayroon pa rin extra palamig. Mayroon pa rin mga extra income dyan, palamig, siomay. Hindi daw nahihiya. Diyos po, may remar. Diyos may remar. Bakit tayo mahihiya magtinda, no? Mas nakakahiya po yung mangutang tayo. Dahil wala tayong pambili sa ating mga kailangan, no? Hindi po yan nakakahiya yung magtinda ka dyan, mag-add ka ng mga extra pagkakitaan. Racket yan, opo. Ano yan, be? Ayun na nga mga ka-super, no? Kasi may nabasa akong comment sa aking isang ka-super, sabi, buti si Madam Esti, hindi nahihiya magtinda ng palamig, ganyan, kasi nga, kahit malaki na daw kasi yung tindahan ko, ganun, para sa mga nag-uumpisa lang daw yan. Hindi po yan, alam niyo kung bakit, lalo itong tindahan ko na talagang puntahan ng mga customer. Kung maglagay ka dyan ng mga extra pagkakitaan, patok yan, kasi nakikita nila, hindi mo na kailangan i-market pa, no? Nakikita na nila, yung mga bumibili ng ibang grocery, nakikita, ay may palamig. Pabili palamig. May siomay pa, pabili siomay. O, oh, diba? Kaya naman na sold out. Opo. Tapos ngayon, no? Diba? May mga nagko-comment din, no? Na talagang, Madam, mag-uumpisa na rin kami ng palamig namin, mga ganon. So, mayroon ako na-upload nito ng paano gumawa ng palamig. Panoorin nyo na lang. No? Nasa videos ko lang po yan. At saka, nag-uumpisa na nga tayo sa ating siomay. Shinare ko din naman sa inyo kahapon, no? So, at saka, ano pa ba, no? At... lalo na dyan, kung ikaw ay nakakaramdam ng tumal dyan sa iyong tindahan, why not magdagdag ka ng mga extra pagkakitaan, no? Palamig, siomay, meron nga video, hindi ko pa na-film yung aking vlog, dapat na mga paninda na pwede mong itinda ngayong summer, no? Siguro sa mga susunod na araw, kasi busy kasi ako dito, syempre pag-prepare lang, ganyan, syempre, no? At saka marami pa tayong mga customer din na inaasika, so minsan sabay-sabay talaka sila, no? So ngayon, ako pa lang naka-duty, kanakita nyo naman kanina, bago ko pagtulugin yung aking mag-ama, no? Pinaready ko muna yan, tulong-tulong din. Maganda rin kung mayroon kang katulong dyan sa tindahan mo, anak mo, asawa mo, para mag-prepare ng ganito. Tapos, andun sila, mamaya, alas 4, sabi ko, gising na, kasi andyan na yung mamimili. So, dapat tulong-tulong din, no? Yung mga anak nyo, bigyan nyo ng mga trabaho. Si Little Esti, taga-plastic, taga-dito, taga-assistant, mga ganun, si Indoy, kailangan alas 4, nandito na siya, mga ganun, no? So, ayun lang naman yung mga tips ni Madam sa inyo. Kung gusto nyo madagdagan yung benta nyo, mag-isip kayo ng mga pag-extra pa dyan. Ang daming pwede, lalo na ngayong summer. Maganda ang panahon, ang dami na mga naglalabasan ng mga bata, matanda, nagba-basketball, mga dayo dito. Kaya nga kanina, alas dos pa lang talagang palamig na, no? Kaya dapat naka-ready, no? At saka dapat talaga, situate mo na, kumpleto na lahat bago ka umupo. Huwag muna, upo muna, tapos ano, no? Tapos yung mga ibang kasari ko naman, no? Na, yung iba naman sa kanila, parang mayroon silang comment na, Madam, nag-umpisa ako ng kaso may mga marites sa tabi, ganyan-ganyan. Humina daw yung kanyang siomay business. So, para sa akin, huwag niyong intindihin ang mga marites. Marites is always a marites. Hayaan niyo sila. No? Basta ikaw, tinda ka lang. No? Gumawa ka ng style. Halimbawa, yung tininda mo hindi nag-click. Ang gagawin mo, mag-isip ka kung ano pa yung dagdagan mo ng ibang flavor, ibahin mo yung mga flavor, dagdagan mo pa dyan, katulad ng palamig. Huwag tayo mag-stay ng ito lang, itong flavor lang ang gagawin ko. Iba-iba yan. Ako everyday, iba-iba yan. Para hindi nagsasawa, di ba? Parang ano lang yan eh, saputahe. Huwag yung pare-pareho. Dapat iba, di ba? Para sa mga position din yan, huwag isa lang position. Dapat iba-iba din para hindi nagsasawa, di ba? Charot, tweetharot. Allow nyo na yan. So, yun na nga. Tapos, syempre, sa aking siomay, kahapon pork. So, ngayon naman chicken. Ayan, di ba? Iba-ibahin nyo. Huwag yung puro ganun-ganun lang kasi mananawa yan. At saka, kung hindi naman click dyan sa tindahan mo yung mga ganito, no? Huwag agad-agad susuko. Try mo lang. Siyempre, kung nag-umpisa ka pa lang, kahapon pa lang ikaw naglagay dyan, tapos hindi masyado mabili. Siyempre, unti-unti yan, makikilala. Bawat punta ng customer sa tindahan mo, makikita. Ay, tatanim sa utak nila, ay, may siomay doon. Hindi kinabukas ang gusto nila mag-siomay. O naalala niya, mayroon pala ako nakita doon sa Rose Jam Store. Siyempre, pupunta dito. So, ibabalita, no?
At i-market din natin sa ating mga social media. Malaking tulong din yan. I-post natin sa ating mga group, mga ganyan. I-share sa mga friend. Mayroon kayo showmay. Tapos i-story mo. Ganun yung ginagawa ko, no? At saka yung mga customer din, kahit yung mga bumibili-bili lang, huwag din kayo mahiya. Showmay po, mayroon ako. Mayroon ako palamig. Alam niyo, si Inday natuto na nga lang yan din, no? Talaga, oh, may palamig kami dito. May showmay kami dito. Minsan, nahiya din siya. Pero ngayon, naano na rin yan, no? Parang okay na sa kanya yung hindi na siya nahiya na mag-alok o ganyan. Minsan nga, siya pa yung nagkakaroon ng binaman, no? Ganyan. So, nakakatuwa lang, no? Kaya naman ako, kahit malaki na yung tindahan ko, hindi pa rin ako tumitigil na maglagay ng mga extra pagkakitaan. Siyempre, alam nyo, dagdag din yan. Alam nyo naman, bread and butter ko itong aming tindahan, pang maintenance ni Indoy, no? Pang gastos internet, Meralco, ang laki ng bayarin at kung ano-ano pa, no? Kaya kailangan kumayod kasi ito lang yung ating pangkabuhayan showcase. Okay, balik tayo. May nagpa-Gcash. Tapos nakita si Siomai. Sabi niya, ay, may Siomai kayo, te. Ah, di ba? Tatanim sa utak niya na may Siomai dito. So, dapat consistent tayo sa ating ginagawa, no? Pero, ang sabi ko lang din sa inyo, mga ka-super kasari, hanggat kaya lang ng powers nyo, no? Kasi ito namang palamig, hindi masyadong, ano, no? Siguro baka hindi na ako magdagdag ng halo-halo pa pag okay na ako dito, no? Kasi medyo napapagod din tayo, no? At mayroon pa tayong mga ibang inasikaso, nag-smart padala, nag-Gcash, nag-grocery, at kung ano-ano pa, di ba? Nagluluto pa tayo sa loob ng so, okay na muna ako dito kasi click naman siya, no? So, yun lang yung sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mahihiyang magtinda ng mga extra pagkakitaan dyan sa tindahan nyo, no? Kaysa naman, nag-aantay ka lang dyan, nakaupo ka lang, nag-aantay ka lang ng customer na may dumating. Tapos, at the end of the day, magre-reklamo ka, sasabihin mo matumal. O doon yung inuupo-upo mo dyan, bakit hindi ka gumawa ng mga extra paninda? Katulad ng ice water, magaan lang na trabaho yan. Magbuhol-buhol ka lang, magawa ka ng ice candy. O, di ba, ang daming pwedeng pagkakitaan ngayon, lalo na ngayong summer, no? Itong palamig, itong siomay, dagdagan mo ng siopaw, kung ano-ano pa, kung kaya ng powers mo, no? Kung marami ka ng mga assistant dyan, merienda, at kung ano-ano pa. Basta sipag lang at huwag mahihiyang magtinda. Ganon! Hindi sabihin, hindi nahihiya. O, so bakit, buti na lang hindi nahihiya si madam magtinda. Bakit ako mahihiya? Yung pagkakitaan niya, isipin niyo, yung palamig ko lang, makakabili ng 2 kilong bigas, yung show may makakabili ng 1 kilong tilapia, di ba? Mahihiya ako. Mas mahihiya siguro ako yung puro lang ako paganda, tapos wala akong pambili, mangungutang ako para sa pambili ng pagkain ni amin, di ba? Mas nakakahiya yun. Hanggat wala kang ginagawang masama, marangal ang trabaho mo, huwag kang mahihiyang magtinda. O, tandaan mo yan, ha? Kasari ka, super push nyo lang yan. Alam ko naman na marami ko mga viewers na talaga na-inspired sa kasipagan ni Madam. Alam nyo, nung maliit pala yung tindahan ko, halos lahat ko lang na lang sarili ko itinda ko rin. Oo. Pinagdaanan ko yan mula ice water, nag-shake, halo-halo, mais kunyelo, at kung ano-ano pa lahat tininda ko na yan. Ngayon, kunting alalay na lang ako kasi medyo lumalaki na rin at marami na rin akong ginagawa. Vlogger pa, no? Artista pa. Ikaw ano na lang kung hindi siguro ako vlogger, no? Kasi syempre, check din ako sa aking account, nag-upload, nag-edit. So, kung siguro hindi ako vlogger, mas marami pa akong madadagdag dito mga extra paninda. Kasi naka-focus lang ako. Hindi ko na iniisip yung YouTube, pero dahil vlogger tayo, kumikita din naman tayo. Kaya, alalay lang tayo sa ating, ano, no, yung kaya lang ng powers. Pag hindi na kaya ni Madam, o di, pahinga. Sasabihin ko sa inyo. Pero hanggat kaya pa, andito tayo. Kasi gusto ko makapag-inspired sa inyo, parang magsilbing inspirasyon sa inyo, sa aking kasipagan. Na si Madam nga nagsisipag, oo, malaki na nga tindahan, masipag pa, oo. Gusto talaga naman. Hindi pa yumaman yan, ewan ko na lang. Siyempre, gusto lang din naman natin makasurvive, diba? Madagdagan pa yung ating benta. Lalo na ngayon, mayroon tayong pinapangarap, mayroon tayong pinag-iipunan, diba? Ayan, ha? Tapos may mga nababasa pa ako sa comment. Talaga naman si Madam, grabe sa sipa. Kailangan mo din ng superpowers, mga ganon. Di ba? Talaga naman sabi na pa ng isa kong viewer, kaya naman talagang si Madam Esti, patuloy pa rin na sumusuporta mga kasari kasi nga nagsisilbing inspirasyon sa kasipagan at kung ano-ano pa, di ba? Kasi siguro, alam nyo, gusto ko lang i-share sa inyo lahat ng mga kaya kong gawin. Para naman tularan nyo rin, kasi walang masamang tumulad gumaya. Basta ikakarangal natin, ikakatagumpay natin yan, tandaan mo yan. Huwag mo lang gayahin yung mga masasamang ugali ng mga kapitbahay, yung mga Marites dyan. No? Gayahin mo yung saan ka kikita, paano ma-improve yung negosyo mo, paano ma-improve yung buhay mo, kikita ka mga gano'n. No? At yun na nga. At saka, dami ng mga batang papunta sa court. Pagkatapos niyan, pupunta na yan dito. Nako, mag-aalas 4 na. Kaya tapusin ko na ito. Huwag na rin tayo mag-video-video para naman makafocus tayo sa ating ano. Kasi pag may camera, lalong nakaka-ano. Kasi lalo na itong aking camera,
lagi na lulobat o kaya full charge, full memory na. So yun lang naman yung aking daldal, no, na talagang pag gusto mo na magkaroon pa ng extra pagkitaan, huwag mahihiyang magtinda. Lagi mo yan tatandaan, no? Basta kung ano yung naisip mong idea, i-push mo yan, huwag kang paghinaan ng loob. Kung hindi man kumita isang araw, bukas! Hindi naman pare-parehas ang araw, no? Okay mga ka-super, dito na ako magtatapos kasi may mag-smart padala, no? Today pala ay February 28, last day of the month na. Bukas March 1, 2022 na. Hakot everyone sa Pure Gold. Always panalo, huwag niyong kakalimutan yan, ha? Bukas, hakot everyone mga kape at saka Coffee Mate yung kanilang mga participating items. So ako syempre naka-ready ako at saka mamaya maglista-lista na rin ako ng mga kulang-kulang dito sa aking tindahan para bukas maisabay ko na sa paghahakot sa hakot everyone every first of the month sa Pure Gold. Ayan na. At saka mayroon pa pala akong problema. Yung problema ko sa aking FB page Rosham 11, hindi ako makapag-upload ng video. Nakakainis, no? So, i-follow nyo rin yung aking isa pang FB, yung Rosham Store. Kasi baka doon ako mag-upload ng mga videos ko na... Ang dami kong videos sa ano i-upload ko doon. Yung mga tips din na in-upload ko sa aking YouTube channel. Pero dinidelay ko lang doon sa aking FB page, no? So, baka doon na ako mag-upload. Kasi hindi ako makapag-upload sa Rosham 11. Kaya follow nyo na lang ang Rosham Store FB page. Okay, dokey. So, malito super tindera ang kamadam nyo, ka-super ng lahat na nagsasabing huwag mahihiyang magtinda. Okay? So, no hate, love, love lang. Bye-bye!